Hi everyone, Miko here and welcome back to my channel. For today's video guys, actually hindi ko alam kung ano yung tamang title para sa video na to. Siguro unfavorite products, unfavorites, mga ko pala, hindi ko talaga alam. Pero gusto ko sa inyong i-share guys yung mga products na, yun nga, unfavorites ko, mga products na hindi ako na-satisfied sa kanyang mga performance. Sobrang konti lang ito guys. Actually, mga limang products lang to na hindi ko pa kasi nakikita yung iba eh. Ito pa lang yung nakita ko. Yung mga hindi ako na-satisfied na product. Sabihin ko sa inyo yung reason, tapos the same time yung price, para magkaroon kayo ng idea kung bakit hindi ko siya nagustuhan. Pero ito, based lang to sa experience ko. Kung bakit hindi ko siya gusto. Siyempre, diba guys, iba-iba naman yung preference natin. For instance, iba yung type ng skin natin. Merong oily, merong may oily skin. Katulad ko, meron namang dry skin. So, pwedeng yung products na to nag-work sa inyo, pero sa akin hindi nag-work. Kasi nga, iba-iba yung preference natin. Iba-iba yung skin types natin. Kaya, yon disclaimer na guys, ha? Kung okay sa inyo tong products na to, at least okay sa inyo. Pero, based to sa experience ko, tsaka based na rin to siguro sa aking skin types. Kaya siguro, hindi sa akin okay to. So, first na products na gusto ko sa inyong i-share na hindi talaga ako satisfied is itong Myra Vita White Whitening Facial Moisturizer. Meron akong ginawang video nito kung bakit hindi ako satisfied dito. Unang-una, guys, I have oily skin. I have an oily skin. Tapos, pag ginagamit ko siya, based sa experience ko, ang lagkit-lagkit niya sa face ko. Meron akong video na ginawa nito, yung review ko. Lalagay ko na lang siya sa description below para makita ninyo. Tapos, para mapanood nyo rin yung whole video kung bakit ko siya hindi nagustuhan. So, yun yung unang-una. Talagang malagkit siya sa face ko. Siguro kasi nga, hindi naman kasi ako dry skin. Oily skin ako. Kumagamit ako ng moisturizer, pero water-based. Yung eye white moisturizer, yun talaga yung okay na okay sa skin ko. Tapos hindi rin okay to sa akin kasi nung tinry ko siya, medyo nag-breakout yung skin ko. Medyo nagkaroon ako ng, pag hindi kasi okay sa akin yung skincare products, kinabukasan, kapag ginamit ko siya, magkakaroon ako ng maliit na pimple. Ganon. So, ganon yung na-experience ko sa kanya. Yung price niya, okay. Pero yung performance niya sa akin, hindi talaga siya okay. So, ito, guys, pwedeng okay sa inyo. Especially kung dry skin kayo. Pero, based sa akin, hindi talaga siya okay. Malagkit talaga siya sa skin ko. And then, next, itong Everbilena, ito, yung mascara niya, yung colorless mascara niya. Gusto ko sana kasing itry yung colorless para parang, wala lang, gusto ko lang parang nakaganon yung eyelashes tapos walang color. Parang yung color lang talaga ng eyelashes ko. Kaya lang, nung tinry ko to sa video ko eh. Alam, hindi nag-perform yung eyelashes ko. Parang saglit lang, tapos bigla na siyang bababa. Walang firm ng eyelashes na supposed to be, diba, ganun yung dapat na work ng isang mascara. Yung kapag dapat medyo mag-perform siya, pero parang hindi ko nakita sa kanya yung performance niya. Parang wala lang. Parang naglagay ka lang sa kanya, tas wala. Wala siyang natulong sa eyelashes ko. Yun yung isa sa mga nakita ko. Siguro, meron siya natulong, pero siguro 1%. Napaka-kulelat niya. So, for me, or hindi ko lang makita kung paano siya talaga gamitin ng maayos. I don't know, pero magamit naman ako ng ibang mascara, pero sa kanya lang talaga, hindi nag-perform yung eyelash ko. Kaya, wala. Hindi ko to gusto. Ito, cost nito ata, if I'm not mistaken, mga 100 plus. Ay, ito pala nakalagay. 125 siya. So, yun. Sayang lang yung
Actually, nabili ko naman siya ng discounted, pero sayang pa rin kasi hindi ko siya nagamit. Hindi ko na siya nagamit. Once ko lang siya nagamit kasi nga, na-try ko na yung performance niya. Bagsak. And then next, itong eyeliner, eyebrow pencil sa Daiso. Okay sana yung color niya. Okay yung pagka-brown niya. Kaya lang, ang problema ko dito, the same time meron din siyang ano dito, pulley. Alam niyo naman guys, yung mga nag-range diba sa Daiso, mga 88 pesos, 66 pesos. Pero to alam ko, 88 pesos siya. Tapos, retractable siya. Kaya lang, ang problema ko dito sa eyebrow na to, sa eyebrow pencil na to, siguro, mabigat din yung kamay ko. Every time na ginagamit ko siya, hindi pwedeng, hindi ako maputulan ng ito, tong item na to. Yan, hindi pwedeng hindi ko yan maputol. So, yun ang downside niya para sa akin. Siguro dahil din mabigat yung kamay ko kapag naglalagay ako ng eyebrow. La, mapuputol lang siya. So, sayang yung product kasi napuputol lang, hindi ko nagagamit. So, yun yung isa sa mga reason kung bakit hindi ko siya gusto. Pero yung color niya, okay. Hindi ko kasi ito nakita nung binili ko. Hindi ito yung hinahanap ko na eyebrow dun sa Daiso. Wala na kasi silang stock. So, tinry ko. So, yun. Unfortunately, yun yung isa sa mga nakita kong downside niya. Meron din akong video na ginawa nito. Review. Lalagay ko na rin din siya sa description down below para makita nyo. Mapanood nyo yung review ko for this product. And then next, ito. Nakita ko lang to sa I don't know kung paano ito basahin. Dasom. Oil control cream. Instantly fill oil-free powder finish. 2-in-1. Made in Korea. So, nakita ko sa Mercury made in Korea. So, parang sabi ko, maganda to ah. Kasi powder finish na. Yun yung mga gusto ko, yung powder finish na. Nung tinry ko to, mapifeel mo talaga na powder. Pag in-apply mo siya sa face mo, mapifeel mo talaga yung pagka-powder niya. Para kang nag-a-apply ng powder, pero pakita ko sa inyo guys. Hindi ko to nagawa ng review eh. Pero look. Diba? Cream siya. Pero pag in-apply mo to sa face mo, habang pinano mo siya, kinagano mo sa face mo, mapifeel mo talaga na parang naglalagay ka ng powder. Kaya lang, sabi niya kasi dito, powder finish. Eh, yung face ko, di ganun kakinis. So, parang hindi niya pa masyadong, hindi niya masyadong nako-cover up yung aking face. Tapos, since si girl, sobrang oil ng skin, mga ilang minuto pa lang ako dito. Mga wala pang 30 minutes nag-oil up na ako. So, yun yung isa sa mga nakikita kong downside na to. Yung iba kasi mga 2 hours ako nag-oil up. Yung mga BB cream, yan yung sa eye white, tapos yun sa Daiso na BB cream, mga 1 hour, more than 1 hour, 2 hours bago ako mag-oil up. So dito, hindi siya kaya girl, kasi nga, ang lola nyo, sobrang oily ng skin. So malulugi ako sa blotting paper dito. It cost for 29 pesos. I guess hindi siya ganun, for me, hindi siya ganun ka-wise yung price niya kung ito yung gagamitin ko. Kasi, maliit lang siya, 4 grams lang siya, tapos yung performance niya, hindi pa okay ganun sa akin. Hindi ako ganun ka-satisfied. Kasi nga, oily skin sa girl. So, yun. And then next, ito. Sa CDR King ko siya binili. Mga 50 pesos ata siya. Natuwa si girl kasi ang mura. Tapos sabi ko, ay, okay ito ah, kapag nagbablog, ganyan-ganyan. Hala, di ko pa nagagamit. Ginanong-ganon ko na, naputol. Diba? Sayang talaga yung 50 pesos kasi wala. Hindi ko siya na-try kahit once. Nung itatry ko na siya, naputol lang. So, yun.
Sayang ang 50 pesos ni girl, kahit nasabihin natin 50 pesos yun. Sayang pa din. So, that's it guys. Ito pa lang yung mga products na, yun, yung mga products na hindi ako talaga na-satisfied. Sana guys, nakatulong sa inyo to. Pero guys ha, kung yung sa mga skincare natin na-share ko, kung okay sa inyo, okay. Okay, I'm so happy. Pero talaga, based sa aking experience, hindi talaga siya sa akin, okay. So, that's it for today, guys. Kung meron pa kayong suggestions or comment, leave lang nyo sa comment box below. So, I hope to see you guys on my next video. Thank you so much, guys, for watching. Bye!